magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa Ibayo, sa lupain ng mga gadenero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakabangis kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain. At namanhik sa kaniya ang mga demonyo, "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin. Nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay pinamamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kaniya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pagkakita sa kaniya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Isang karanasan ni Jesus na siya ay hindi tinanggap sa lupain ng gadenero. Para maunawaan natin kung bakit ganito ang attitude ng mga buong bayan sa kaniya nang siya ay makita, kailangan po muna nating tingnan ang nasa likod ng ebanghelyo. Bakit may mga baboy? Bakit sa kabilang lupain o sa Ibayo naroon si Jesus? Una, ang lupain ng gadenero ay lupain ng mga Hentil or Gentile. Ito po yung pagkakaiba ng mga Hudyo sa mga Hentil. Ang Hudyo, alam natin, ay ang bayang pinili ng Diyos. Bayang sumusunod sa kautusan ni Moses. At ang mga Hentil ay hindi kabilang sa pinaghaharian ni Yahweh ayon sa kautusan ni Moses. Dahil doon, ipinakita ni Jesus ang kaniyang kapangyarihan. Dahil sa kaniyang presensya, nabulabog ang mga demonyo na matagal nang nagpapahirap sa dalawang lalaking nakatira sa loob ng kuweba. Bakit kailangang sa mga baboy? Dahil nga ito ay lupain ng mga Hentil, hindi sila pinagbabawalang kumain o mag-alaga ng baboy na taliwas
sa batas ni Moses na bawal kumain ng baboy. Kaya sa kultura ng mga Hentil at sa kultura ng mga Hudyo, sila ay pinag-iba ng Ebanghelyo ngayon. Kaya't nang nakita nila ang presensya ni Kristo, kahit na ang mga demonyo ay nakakakilala sa kaniya. Kahit na ang mga inaalihan ng masamang espiritu ay kilala si Jesus. Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Unang-unang kumilala sa kapangyarihan ng Poong Jesus Nazareno ay ang mga demonyo. Unang nakakita ng kanyang presensya sa bayan ng Hadinero ay mga demonyo. Ano ang ibig sabihin ito? Mula sa Ebanghelyo kahapon na pinatigil ni Jesus ang unos at alon para ipakitang ang kaniyang kapangyarihan ay walang makakapigil kahit na ang kalikasan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Sa Ebanghelyo ngayon, kahit na ang masasamang espiritu sa ngalan ni Jesus ay tumitiklop at naninikluhod. Ito ang katotohanan na ang kapangyarihang ipinakita ni Jesus ay kapangyarihang walang makapapantay. Ipinapakita sa Ebanghelyo na totoo ang demonyo. Ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo na totoong nagpapahirap ang mga demonyo. Totoo na gumagala ang demonyo. Totoo na kumikilala ang demonyo sa Diyos. Totoo na baka katabi ninyo ang demonyo. Ito ay pagpapakita na kailangan nating maging gising, na kailangan nating maging mapagmatiyag sa ating paligid kung ang atin bang ginagawa ay makadiyos pa o makademonyo na. Ikaw ang magdi-decide, hindi yung mga taong nasa paligid mo. Huwag kang magpapadala sa matatamis na salita ng iba upang ilayo ka sa katotohanan ng Diyos. Demonyo ang pananalig na iyan. Huwag kang maniniwala kapag ang ibang tao ay ginamit ang salita ng Diyos, pero ihihiwalay ka sa katotohanan ng kaniyang kapangyarihan. Totoo ang demonyo. Pero hindi na po yung demonyo na alam natin. Hindi na yung demonyong may sungay. Hindi na yung demonyong may pakpak. Hindi na yung demonyong itim. Ang demonyo ngayon ay gumagamit ng tao upang mas tingnan ang kahinaan mo at doon kanya dalin at mabitag sa kaniyang kapangyarihan. Hindi natin kailangang maposes sa pamumuhay natin napakaraming demonyo. Baka hanggang ngayon sa buhay mo ni isang beses hindi ka pa nakapagkumpisal. Ang kumpisal ay ang sakramentong ibinigay ng Diyos upang putulin ang pagkakahiwalay at idugtong ang grasya ng Diyos na aagos mula rito. Baka nabumuhay pa tayo
sa kumpas at galaw ng demonyo. Baka ngayon, nagsisimba ka, pero may dala kang anting-anting. Saan ka ba naniniwala? Sa Diyos o sa anting-anting? Baka ngayon, nagsisimba ka, pero ang pamumuhay na meron tayo ay taliwas sa inuutos ng Diyos. Baka may altar ka sa bahay mo. Sa tabi ng altar mo, may mga picture ng mga artista. Baka meron kang mga inilalagay sa iyong tahanan na hindi ayon sa bigkas ng banal na espiritu. Baka marami kang inilalagay, kaya hindi makawala ang tahanan mo sa sumpa ng demonyo na akala mo ito ang tama. Araw-araw, nakikipaglaban tayo sa dikta ng demonyo at huwag sana nating ipasailalim ang ating katawan at isip. Mas mahalaga at mas maganda na ipakita natin ang aking buhay, ang aking tahanan, ang aking pamilya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang Poong Nazareno. Basbasan ninyo ang inyong mga tahanan. Ito ay italaga sa kapangyarihan ni Jesus upang ang mga sumpa ng demonyo ay lumayas din katulad ng nasa Ebanghelyo at maging malaya tayong mamuhay ayon sa katotohanan at diwa ng Diyos. Pagpalain tayo ng Poong may kapal.